Nagtipon sa tanggapan ng Department of Agriculture ang ilang grupong naghayag ng pagtutol sa Maharlika Investment Fund. Git nila mas dapat tutukan ang pamahalaan ng mga programa sa pagsusulong ng agrikultura. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Justine, good morning. Ano-ano ba ang panawagan ng mga nagpoprotesta dyan? Just isang linggo bago ang ikalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagsagawa ng rally dito mismo sa harapan ng Department of Agriculture ang ilang grupo. Ipinotesta nila ang bagong pirma lamang kaninang umaga ng Maharlika Investment Fund ni Pangulong Marcos. Giit ng mga nagprotesta, mas dapat daw natutukan ng pamahalaan ang food security ng bansa imbis na ang Maharlika Investment Fund. Ayon sa grupo, pabor lamang ang MIF sa Pangulo at kanyang mga kaalyado. Mas mainam daw na ilaan na lang ang pondo sa subsidiya ng gobyerno. Kinwestiyon din ng grupo kung bakit hindi pa natutupad ang pangako ni PBBM na 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Tinawag din ng grupo na band-aid solution ang food stamp program na inilunsad naman ngayong umaga. Ang dapat daw gawin ng pamahalaan ay suportahan at palakasin ang produksyon ng mga magsasakang Pilipino. Nanawagan din silang palawakin pa ang kaniwa stores para mas madaling mabili ng pangkaraniwang Pilipino ang produkto ng mga magsasaka. Hindi rin daw dapat mag-angkat ng mag-angkat ang pamahalaan ng mga agricultural products dahil nakakasama lang ito sa lokal na industriya. Just gusto rin ng grupo na bumaba na sa pagiging Department of Agriculture Secretary si Pangulong Bongbong Marcos dahil anila palpak naman daw ang kanyang mga programa at polisiya. Pagkatapos ng kanilang rally ay dumiretso sa University of the Philippines ang grupo para magsagawa naman ng kanilang State of the Peasant Address. Just? Maraming salamat. Nag-uulat mula Quezon City, Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.